Hey guys, welcome back to another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's video, i-share ko naman sa inyo yung experience ko sa pagbibreed ko ng beta. So bali, first time natin magbibreed ng beta. So dahil ako personally, opinion ko lang to guys ha. Bali, ako personally hindi ko masyado kasing trip talaga yung beta. To be honest, kahit alam ko, I admit na sobrang ganda talaga nila, colorful and nakaka-attract yung kulay nila. Magaganda yung itsura nila, yung finish nila, yung kulay. So wala akong masasabi talaga sa beta, pero one thing na ayoko sa beta kasi kaya hindi ko siya prefer na alagaan is yung hindi sila pwedeng community. Mas more on mahilig kasi ako sa mga community na isda, and also yung medyo hindi sila pala langoy, hindi sila pala explore masyado ng ano. Siguro may times na ma-explore sila, may times na malangoy sila, pero kapag nasa lalagyan sila, usually nakikita ko talaga yung mga beta natin is nasa isang corner lang, kapag lalapitan mo, tsaka dun sila gagalaw. Pero most of the time talagang hindi sila masyadong naglalalangoy. So yun guys, bali sariling opinion ko lang naman yun, and wala naman akong something against sa mga beta keepers and sa mga beta. Kaya sinubukan ko pa rin mag-breed nitong beta na to. Titingnan natin, malay natin, di ba, dumating yung time na talagang makaka-adikan din pala natin na mag-keep ng beta. So yun lang, kung gusto nyo makita, just keep on watching. So, eto guys yung breeder na beta na ibibreed natin. Isa siyang HMPK na Red Dragon, kung hindi ako nagkakamali. Ipa-flash ko na lang sa screen kung ano talaga yung tawag dito sa beta na nabili natin. And as you can see, nagpe-flare siya dun sa stick na hawak natin. Nagpapakita siya ng aggression. So, sa tingin ko nakakondisyon talaga tong beta na to, na sa tingin natin ay ready to breed na. So, susubukan natin kung magsasucess ba tayo mag-breed ng beta. At ito naman yung female beta natin na medyo nagpe-flare din. Ayan, yan sila dalawa na pagbibreed din natin. Tapos ngayon, ipe-prepare na natin yung mga kailangan natin sa pagbibreed ng beta. Breeding tub or breeding container. Stock water, 2 to 3 days stock water para mababa na yung chlorine content niya or wala ng chlorine content. Dry talisay leaves, ayan. So meron tayong dry talisay leaves dito kasi meron tayong isang malaking puno ng talisay dito. Ayan, maganda to sa pagbibreed ng beta. Tsaka pang kondisyon ng tubig nila. Gagamitin natin to para i-introduce yung female sa male. So yan, para maiwasan natin yung mabigatang injury. So lalagyan muna natin sila ng divider. Lalagyan na natin ng stock water. Ayan. Isakto lang yung taas. Make sure na hindi masyadong puno para hindi rin makatalon yung mga beta natin. Tapos lagay natin yung dalawang dried talisay leaves. Antay lang natin sila dyan. Tapos kukunin ko na yung male breeder natin. So una natin introduce sa breeding tub natin yung male beta natin, para mag-settle muna siya sa bago niyang environment at i-own niya yung territory niya bago natin i-introduce yung female. So acclimate ko lang siya ng ilang minuto, tapos pakawalan ko na siya rito. And then kapag napakawalan ko na, pag-staying ko lang siya at least siguro mga 30 minutes to 1 hour para ma-settle siya rito sa bago niyang environment. Kung yung palang kakalimutang busugin sila bago isa lang sa breeding para hindi nila kainin yung eggs. Kasi ilang araw din silang hindi makakakain. So para safe, ayan, pakainin muna natin. Nakalimutan ko kasi itong pakainin kanina, kaya ngayon ko palang nilagyan. Sana okay lang yung ganun kahit late ko na siyang pinakain. Ayan, nilagyan ko siya ng dap niya sa container. Kunin naman natin yung female beta breeder natin. Ayan. So yung female beta breeder natin, na mataba na talaga siya, tingnan. Ayan. Ayan yung itsura niya sa top view. Malapad na siya, tingnan. Tapos sa side view, ayan, malaki yung chan niya talaga. So sa tingin ko, may itlog naman na siya sa ano, ready na siya for breeding. So lagay na natin doon sa container natin.
Ayan, mapapansin nyo, merong aggression na pinapakita yung female breeder natin. Ayan, sobrang nagfe-flare din siya kasabay nung male. Medyo madilim lang yung tubig, pero nagfe-flare din siya. Ayun, no? Maangat din yung hasang niya kapag dumadaan yung male. So, ayan. Nagfe-flare pa rin patuloy yung male natin. As yung female, iniikot-ikutan niya. So, kahit magpakita ng aggression tong female, safe naman yung male dahil may divider sila. Yung cut na bote ng 1.5. So, ayan. Kayaan muna natin sila dyan. Tapos, guys, lalagyan ko pala ng plastic yung isang side ng container natin. Kasi nakita ko sa YouTube ng isang breeder na okay din daw na merong plastic at dito daw magkakaroon ng bubble nest yung male breeder natin. Dyan daw gagawa ng bubble nest. So, syempre, first time natin mag-breed ng beta. So, tatry muna natin kung ano yung mga sinasuggest na mga nakapag-breed na. So, ayan. Patuloy pa rin nililigawan ng male natin yung female breeder natin. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Nagliligawan sila. Tapos, talaga nga namang mukhang malaki na yung female natin. So, tatakpan muna natin to. Tapos, hayaan natin ng one day bago pakawalan yung female. Tatakpan ko na siya ng cover. Tapos, babalikan ko na lang bukas bago ko pakulan yung female natin. Ayan. So ngayon guys, check na natin kung nag-bubble nest na ibenta natin. So ayan, pakakawalan na natin tong female ngayon. Siguro na-introduce naman na sila sa isa't isa, pero nagpe-flare pa rin yung female. Hindi ko alam kung normal lang yon. Pero ayan, gumawa na ng nest yung beta natin. So ayan, titignan natin mamaya kung ano yung magiging reaction. Tanggalin ko na tong cover. Ayan, pinakawalan na natin yung female beta natin. Tapos, ayan, punta sila sa ilalim ng talisay. Tatakpan ko uli, tapos check natin kung ano na yung gagawin nila mamaya. Kung magkakaitlog na mamaya dun sa bubble nest. After 24 hours ulit, silipin na natin yung beta natin. Ayan, medyo nagulo yung bubble nest. And then, sisilipin natin kung may eggs na kaya. So far, wala pa ako nakikitang eggs. Kahit anong tingin ko, parang wala pa ako nakikitang eggs dun sa mga bubbles. So, hindi ko alam kung ano na nangyari. So, balikan ko uli mamaya siguro, isang silip pa. So, ayan. Wala pa tayong nakikitang egg sa bubble nest, pero nandun sila pareho sa ilalim ng bubble nest, tapos magkatabi silang lumalangoy. Feeling ko ngayon pala magsisimula yung mating, so tatakpan na uli natin sila at balikan na lang natin mamaya or bukas kasi malaki pa rin yung tiyan ng female. So after ng ilang oras nang makita natin na naglay yung female doon sa bubble nest, ayan, may nakita na akong mga eggs. Ayan, kung makikita nyo yung mga puti-puting maliliit na yan, maraming eggs ang nilabas ng female natin. And then, nakita ko yung female, ayan na, kasama na ng male. Hindi ko alam kung pangtanggal na ba yung female, pero medyo malaki pa yung tiyan niya eh. Kanina, parang tulog siya dun sa bubble nest, nakatagil eh. Hindi ko alam kung ano tawag doon kasi first time natin nag-breed. Tapos ngayon, ayan, nag-iikutan na naman sila ng female. So ngayon, ire-ready na natin yung paglalagyan ng female natin para sa kanyang recovery after ng breeding. Kuha muna tayong stock water. Kaya, wait lang. Ito stock water ito ng ilang araw. Ayan. Mga stock water sa beta tank. Dito natin ilalagay yung female para sa kanyang recovery sa mga sugat niya. So, ito na yung female beta natin for recovery. Balikan natin siya rito.
sa tank niya. Ayan. Hindi naman siya masyadong na-damage, kaya okay na rin. Medyo namutla lang siya, mukhang pagod. Pero hindi naman siya masyadong na-damage yung fins niya. Tapos lagyan lang natin ng konting salt yung tubig niya. And syempre, lagyan natin ng dried talisay leaves. Kaya babasa yung talisay leaves na nilagay natin kasi hinugasan muna natin siya. Ayan. So ayan, tapos pakakainin natin siya ng live foods para makondisyon uli siya. And then after mga 3 weeks or 2 weeks kapag recovered na siya at eggy na uli, pwede na natin siyang isa lang sa another breeding. Yan, after 24 hours, yung female natin naka-recover na agad yung konting hiwa niya dun sa buntot. So, nagdikit na uli yung ano niya, pero yung color niya hindi pa ganun katapang. Tapos, ayan, okay-okay naman yung fins niya, wala naman na halos sira. At mukha naman siyang masigla na uli. So, yan, after ng ilang araw, guys, eto na yung beta natin. So, binuksan ko, and then nakita ko na meron ng mga pre-swim na beta. Hindi lang siya masyadong makita dito sa camera. Pero tatry natin ipakita pa rin sa inyo. Ayan guys. Ayan, bibilugan ko na lang yung mga ano kasi hindi talaga sila masyadong makita. Ayan. Ayan yung mga pre-swim na beta natin. So marami-rami rin sila. Hindi lang ganun kakita dito sa camera. Ayan pa. Tapos ito yung male beta natin. So I think oras na para tanggalin ko yung male beta natin kasi pre-swimming naman na yung mga fry natin. So, i-condition na natin ulit itong male beta para sa susunod pa nating breeding. Tapos, pakakainin na rin natin yung male beta natin. Ayan, at siguradong gutom na gutom yung male beta natin ngayon. At ito yung female. So, meron tayo ngayon ditong BBS, tapos pakakainin na natin ang ilang drops ng baby brine shrimp yung mga beta fry natin. Since hindi sila ganun ka-visible, itadrop ko na lang sa iba't ibang part ng tub yung mga BBS natin para kahit pa paano hindi sila mahirapan mag-hunt ng pagkain. Ayan. Ilang muna nilagay ko kasi bali hindi naman ganun kadami yung nakita kong fry. So para maiwasan natin yung overfeeding. So ayan, beta breeding fry update. Ayan, makikita nyo. Ayan yung mga beta natin, maliliit pa rin sila. Ayan, naglalangoy na yan. Beta yan. Beta fry. Medyo mahirap sila makita kasi sobrang liliit pa rin nila. Tapos medyo madilim yung tubig gawa nga ng talisay extract. So ayan, yan yung beta natin as of today. Tapos yung beta male breeder natin namatay na pala. After nung mga 1 week siguro, after nung breeding, hindi na nasundan dahil nga namatay na yung male beta natin. So female na lang yung natitira natin dito. Yan yung female, mukha namang okay pa naman yung female, pero yung male wala na. So eto na ngayon guys, yung mga beta fry natin, ayan. Kung mapapansin nyo, mas visible na sila sa tubig. Hindi na sila mahirap gano'ng hanapin. Tapos umiibabaw na rin sila sa surface ng tub nila. Pero may napansin lang ako na hindi lahat sila magkakasize. Merong mga maliliit tsaka merong mga malalaki na. So hindi ko alam kung normal lang ba yun dahil first time lang tayo nagbreed ng beta. Or baka factor din na naging factor din yung lagi silang nakakover up yung tub na to. So baka kailangan nila ng sunlight. So kaya naglagay ako dito ng nagprepare ako dito ng tubig
ng stock water dito sa 20 gallons natin and ililipat ko sila ngayon para kahit papano hindi masyadong madilim itong tub natin. Kaya ako kasi tinatakpan to dahil yung mga aso iniinuman tong tubig ng betta fry natin. So yan yung mga betta fry, pakita ko sila sa inyo. As iba-iba rin kulay nila, may malaki na medyo dark yung kulay, may mga light yung kulay, tas meron talagang sobrang liliit at payat na fry. Pero yung pagpapakain ko sa kanila, same lang din. BBS pa rin yung pinapakain ko sa kanila. Medyo napapagalan lang ako sa growth nila. Kaya itatry natin sila ilipat dito sa medyo mas maliwanag, baka makatulong yung ilaw, yung lightings kahit paano sa paglaki nila. So yun lang guys yung pagbibreed natin ng betta. So ipapakita ko na lang sa inyo yung update natin sa fry after ng ilang pang mga weeks ng pagpapalaki natin ng betta fry. So yun lang, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin. And huwag nyo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.